Nagtapos sa pagsasanay ang kauna-unahang batch ng mga Master Guide trainee sa Palanan, Isabela. Ang investiture ceremony para sa siyam na Master Guides ay idinaos sa pangunguna ng Central Luzon Conference, Youth Ministries Director at ng mga pastor ng Palanan District. Nagbabalita si Jenica Rombawon. Siyam na individual mula sa Dulo Subsistus Pathfinder Club ang matagumpay na nagtapos sa kanilang Master Guide training at opisyal na na-invest dito sa Palanan, Isabela. Hapon ng Sabado, 25 ng Hunyo, pinangunahan ni Pastor Marlon Ramirez ang Master Guide Investiture ng kauna-unahang batch ng Master Guide trainees dito sa Palanan. Kasama sa mga na-invest ay sino Master Guides Margel Matus, Ogie Matus, Joe Marie Rigor, Rhea May Donato, John Marshall, Ryalyn Alvarez, Vanessa Bigania at ang mag-asawang missionary na si Kendra Shelo at Richard Arienda na mula pa sa Bulacan at bumalik ng Palanan upang ma-invest. Nakatanggap naman ng special certificate ang dalawang kabataan na hindi pa kaanib sa Adventist Church, ngunit matagumpay na nakapagtapos ng Master Guide training. Sila ay sina Mary Joy Candelaria at Pipito Cabaldo. Katulad ng marami, hindi rin madali ang pagsasanay ng mga trainee dito. Talagang nag-struggle din sila, lalo na pagdating doon sa kanilang mga personality na sila talaga ay mga mahihiyain. At the same time, pagdating doon sa mga paperworks, kasi kailangan din nilang magbasa, hindi naman sila sanay. Gusto nila magbasa pero gusto nila Tagalog lang. Kaya talagang napakalaking challenge, kaya gumawa kami ng paraan. Ngunit kahit mahirap, tunay na malaki ang tulong ng pathfindering upang lumago sa espiritual at pisikal na aspeto ang mga kabataang Adventista sa Palanan. Napakahalaga ng pathfindering dito sa Palanan. Una, upang maturuan yung mga bata dito po sa lugar, ng lalo na po dito sa Dikadjuan, ng mga magagandang asal. Pangalawa, upang ang mga kabataan po dito po sa ating pong lugar na pinagdadausan, at ang mga bagong mga kabataan na nahihikayat ay maging aktibo sa gawain. Kahit limitado ang resources dito, lalo na sa pinansyal, hindi ito naging dahilan upang maudlot ang ministeryo ng pathfindering sa kanilang lugar. Bagamat marami sa kanila o halos lahat sa kanilang mga trainees dito ay hindi pa talaga nakakalabas ng Palanan, Isabela, ay hindi ito naging hadlang para sila ay ma-equip sa mga skills at honors na kanilang mga natutuhan. Kung amin silang i-evaluate, nakita ko na kung paano sila hinubog ng Panginoon upang maging mahusay at equip ng mga bagong Master Guide. Dulos Subsistus Pathfinder Club, we will go! Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Jenica Rombawon, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.